Isang magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. July 21, 2017. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Palatuntunang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na po kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigug mo namog, mga Bisaya, maing hapon sa inyo, tanang nagpaminaw ko rin sa Radio 5 o nagatanaw sa Action TV Channel 41, labi na ka ng mga nagatanaw sa Facebook page ng Raffy Tulfo in Action. Daghan salamat. Good. Mga OFW, mabuhay po kayo. Alright, at sa mga pupunta naman dito, Idol, na mga yes, magrereklamo, bukas po ang aming Action Center Lunes hanggang Biyernes. Ito po yung address sa mga nanonood. Dito po kami matatagpuan sa TV5, Media Center Reliance Street Corner, Sheridan, Boni, Mandaluyong City. Okay. Alright, at wag na natin pong patagalin pa ang atin pong pinakaaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at ang sumbong at aksyon na ito ay atid sa inyo ng Bibo Cheese Dog, Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, Pang Sports Pa, mi goreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At may bisita tayo dito si Mama Maria Jeneth Aguilar para okay, minong tulong na makuha na yung kanyang anak na nasa kustodiya ng kanyang dating live-in partner. Mama Maria Jeneth, magandang hapon. Good afternoon po, sir. Sige. Ilan taon po yung anak niyo, ma'am? Sir, 5 years old po. 5. Okay, live-in partner niyo lang po ito, hindi opo, sila kasal kasi magkaibang apelyido. At wala na ho kayo ni live-in partner. Kinukuha niyo po yung baby, ayaw po ibigay. Ayaw po. Nasaan po si baby ngayon? Sir, nasa Dumaguete po sila. Uy, malayo. Opo, sir. Okay. At bakit ho napunta doon? Sir, kasi po, nagkausap na po kami sa ano, sa barangay dapat. Okay. Hindi po siya sumipot. Bagkus po, dinala po niyo yung bata sa ano, Dumaguete. Itinakas? Opo, galing lang po akong Dumaguete ng Saturday. May dala po akong warrant. Tapos yung birth warrant? Opo. Bakit kasi to? Po, nagkaso na po ako sa kanya. Okay. Kinaso ko na po sa kanya na ano, RE-9262 po yung kinaso ko. Tapos, okay, lumabas po yung ano, yung bawsi po yung nakaso sa kanya. Tapos, dala ko na po, nagpatulong po ako DSWD sa Dumaguete. Lahat, police station, dala ko po papunta sa lugar ni Mayor. Tapos, nang nandun po sila sa bahay ni Mayor ng Dumaguete. Okay. Tapos, DSWD po, kasama ko din po. Okay, bakit hindi siya po inaresto? Hawak-hawak niyo na po yung warrant? Sir, kasi po, dumating po si Mayor. Tapos, okay, yun po, pagdating po ni Mayor, ano po, labasan po lahat ng police. Wala pong nagawa. Bakit? Malapit po ba kay Mayor itong... Opo, doon po siya nagtatrabaho. Nagtatrabaho kay Mayor? Opo. Tawagan natin yung police. Odette, alam niya na pala ito. Kaya nga, reklamo kayo ng reklamo. Bakit tumatagal ako? Tapos hindi niyo alam. Okay. Mayor Felipe Antonio Remolio, Dumaguete City. Magandang hapon po, Mayor. Mayor? Magandang hapon po. Sino sila? Si Raffy Tulfo po, Mayor. Opo, Mayor. Raffy, good afternoon. Good afternoon, Raffy. Mayor, mayroon po palang dalang warrant ito si Miss Aguilar para po kay Joel Peter Noquellado. Tauhan niyo po ata ito sa munisipyo? Yes. Opo. Mayor, gusto niya po sana ipaserve yung warrant. Hindi po na-serve dahil nakialam daw ho kayo, sir. Obstruction of justice ho ang tawag dyan, Mayor. Ang totoo? Hindi ho totoo. Okay. Ganito yun ang nangyari, ano ha? Okay. Alam nyo, ako, abogado, no? Okay. I know the procedure. Sige po. Dapat yung mga warrant of arrest, okay, dinadala yan ng police. Oh, okay. 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 Now, yung itong kunwari hinahabol niya, kalibin partner niya na contractor sa bahay ko ngayon. Contractor.
Sorry Mayor, ha? Pag-usapan na lang po natin yung warrant of arrest na hawak na po at meron siya mga kasamang pulis. Isa-serve na ho sana yung warrant. Eh, natakot po yung mga pulis dahil nga po dumating ho kayo sa eksena, nagsialisan na yung pulis. Bahay ko yun. Kaya na sinasabi ko sa iyo, ang Sabado yun eh. Sabado yun sa bahay ko nangyari. Okay. Kaya kasi nagtatabaho yung tao sa bahay ko, kaya nandun ako, no? Napuntahan ko, umuwi ko sa bahay, may pulis nga. Okay? Okay. So, tinanong ko yung pulis, ano yung isi-serve na warrant? Nabasa ko na it's available offense. Sabado yan nangyari. Okay? So, sinabi ko, Rafi, na alam nyo yung Sabado procedure. Pala ito. Sabado ito, Mayor. Yeah, sabi ko, alam mo, kung non-available lang ito, like mga rape, drugs, ganyan, pwede mong hulihin anytime, maski Sabado o Linggo. Okay. So, ito, yung ang akusado, may right to post bail. Eh, walang korte ngayon eh. Okay. Parang yung, ano bang gusto nyo mangyari? Gusto nyo ikulong yung ano? Gusto ko lang pumakuha yung ang purpose sir. Ng warrant of arrest is for the akusado na isurrender sa judge. Eh, walang judge sa Sabado eh. Okay. Kaya nung Lunes, sabi ko, if you can wait, Lunes, I will tell this guy to post bail on Monday and surrender to the judge. That's what he did. On Monday, pumunta siya doon, kasi bailable ang offense niya. Okay, so nag-surrender siya sa judge po nung Monday, Mayor? Nung Lunes mismo. Nakapag-post na po siya ng bail, Mayor, sir? Yes, post ng bail. Okay, post sige ng po. Bail. Alright, so Mayor, tapos na po tayo dyan. So Mayor, doon na lang po sa gustong makuha ni Ms. Aguilar yung pong baby niya dito kay Mr. Noceliado. Oo, wala na tayo doon. Kasi nung napunta ko doon, kasi Sabado ito, ang bata din, kasi sinama ng tatay niya doon sa bahay ko, no? Okay. Now, ang na-witness ko, pagdating ko sa bahay, pumunta yung police, tsaka yung nanay, papatungo sa bata. Umiyak yung bata. Ayaw sumama sa nanay. Sir, na-brainwash na po nila nandun yung bata. Nandun din yung DSWD. Sandali po, Mayor. Sandali po, Mayor. Kausapin ko po muna yung DSWD. Women's and Children's Desk ng PNP. Magandang hapon po, Inspector Gomez. Okay. Pero tawagin niyo pa ulit yung social worker. Pero Mayor, it doesn't matter kung yung bata po ay below 7 years old. Meron pong batas kasi dapat mapupunta sa nanay. Sana po yung baby kinuha po ng pinayagan niyo po sana makuha ng MSWD. Hindi ako nag-interfere noon. Ah, wala po kayong interference. Sir, yung ano po niya, yung pinsan niyo po niya na Attorney Remolio din po. Sabi niya, mag-file ka ng case about sa custody ng anak mo dahil hindi mo makukuha yung anak mo, wala kang karapatan sa anak mo, sabi niya. Sabi ko, sir, ano pa po ipapile ko na custody, sir, dahil 5 years old pa lang po yung anak ko. Okay, so Mayor, pwede ho bang mag-request dito sa inyo? Mayor? Baka pwede ho magamit yung inyo pong impluensya na para kayo na rin po bilang isang pinuno ng isang bayan. Ay, hindi ko ano. Ibig sabihin, Mayor, kumbinsin nyo na lang po itong si Mr. Noceliado. Opo. Na yung bata, sir, ipaubayan na lang niya dito kay Ms. Aguilar. Ah, ganito yan. Total okay. Nga po, sir, meron tayong bata 7 years old below. Yes. Ang ako naman, ay nasa gitna tayo, no? Nabasa ko yung resolution ng fiscal na sinabi ng fiscal, I hope you have a copy of that now. Sinabi, pinailan niya si Noceliado tsaka yung nanay ng maski ano-anong kaso, no? Dinismiss ng fiscal yon, except yung the fact na hindi daw pinapakita yung bata sa kanya. That's billable naman, no? Okay. But ang ito yung nangyari, no? Yung sinabi ng fiscal sa resolution niya na dapat mag-file itong babae ng custody case. Kasi it's a matter of custody. Nung kasi ang depensa naman ni Noceliado, iniwanan niya itong anak niya kasi sumama siya sa ibang lalaki. Ay, hindi, sir. Kaya napili ang tatay ng bata, siya ang kumukop nito. Okay? So, now it's a matter of now, one of them will go to court. Sir. Kung sino yun sa kanila ang rightful parent may custody sa bata. Okay, sanda po, sir. Mayor, excuse me, Mayor. Excuse me, Mayor. Mr. Joel Noceliado. Magandang hapon po, Sir Joel. Apa. Okay, Sir Joel, si Rafi Turfo po. Live po tayo sa Radio 5. Sir, yung bata po ay nasa inyo, 5 years old.
Totoo ba na iniwan kayo ni Miss Aguilar at sumama ho siya sa ibang lalaki? Magto 2 years na po kami actually. Nung sumama siya sa isang lalaki, hindi ko po sila ginulo. So hanggang ngayon, nagkaroon na sila ng bagong anak. So sir, ang iniisip ko naman, yung kapakanan na anak ko, paano na lang yung anak ko? Actually, si Jen, may anak pa sa una yan na nasa Samar na mag 8 years old na siguro ngayon. Nagtama kami niyan 5 years eh. So ibig sabihin, tapos, sir, nagsasama kayo muna nitong si Miss Janet and then all of a sudden, iniwan niyo po kayo at sumama po sa ibang lalaki. Ganun opo, po opo. Kung gusto niyo, ibigay ko yung pangalan ng lalaki para malaman niyo po kung gusto niyo. I see. Siya po siyang engineer. Okay. Sandila po, sir. Tapos may anak na po sila ngayon, siguro nasa mga 9 years old na siguro. Ah, 9 months na siguro. Okay. Sandila so, po, sir. Nung naghiwalay po kami niyan, actually, noona po, sinuyo ko po po yan. Mm-hmm. So, nung ayaw niya talaga sumama sa akin, nagpaubaya na po ako sa kanila, pinabayaan ko po, hindi po ako ng gulo. So, ang inano ko na lang, tumira kami sa nanay ko, nagtrabaho ako, nagkaroon na opportunity po na kinuha ko po ni Mayor. Opo. So, nagtrabaho po ako dito, sinama ko po yung anak ko at pinag-aral ko po. Okay. Actually, ano na po siya ngayon. Sandali po. Miss Janet, I'm just being fair. Ma'am, ako lang muna magsalita. Lumilita ho na home, kayo po ang home wrecker dito. Magkasama ho kayo ni Mr. Nocellado. Opo. Iniwan niyo po siya at ang inyong anak para sumama po sa ibang lalaki. Pinili niyo po yung ibang lalaki kaysa sa inyong anak. Eh, hindi naman ho talaga fair yun. Sir, hindi po. Talagang nag-aaway po talaga kami, nananakit po talaga siya, sir. Kaya halos sir, mga kapitbahay namin din, so, din sir sa labas. Paglalabas ko, pag-aaway namin, lumayas ka dito dahil wala kang karapatan dito sa bahay. Kasama ko yung bata, sir. Pero bakit? Kaya siguro kayo nag-aaway, ma'am, dahil meron pong third party involved. Sir, wala pa po noon. Tinulungan lang po ako ngayon ng kalibin ko ngayon, sir. Tinulungan lang po niya ako na makaahon. Mga 3 months pa po, sir. 3 months pa po bago ako nagkaroon ng kalibin, sir. Ma'am, okay, ganitong gagawin natin. Sorry, ma'am, kasi hindi ko alam talagang buong kwento. Pangit naman, panghimasukan ko itong kwento nyo na hindi ko masyado alam pa. Okay. It's your word against his, alright? Now, since meron pong third party involved, alang-alang po sa kapakanan ng bata, opo, hindi ho na kami makikialam. Ang gagawin ko po, i-refer ba ko kayo sa MSWD? Opo. Sorry, ma'am, I'm not going to help you. Kasi nga po, isa pa, ito pa'y kinukorte na pala. Opo. Meron na pa palang kaso sa korte, sa piskal. So, ba't pa kayo pumunta dito sa akin? Mas makapangyarihan pa po yung korte kaysa sa amin. Ganun din po naman gagawin namin. In the event na pumalag talaga ito si Mr. Nocellado, sir, may kalibin din po siya, sir. Ma'am. Tapos, sir, pinalabas po nila na yung bata, yung nanay, yung kalibin niya. I don't know, ma'am. Ngayon ko lang nalaman yung istorya na magsalita si Mr. Nocellado. Meron ka ibang lalaki, meron siya ibang lalaki. Pag-aralan po muna ng MSWD ito. Then after na ma-review po ng MSWD yung kaso ninyo, then kung sa tingin mo hindi po fair yung MSWD, pwede kayo bumalik sa amin. For the meantime, i-refer back ko kayo sa MSWD. Kasi po, sorry mama, hindi kasi kayo naging truthful from the very beginning. Hindi nyo po sinabi sa mga researcher namin. Kung naging truthful lang po kayo, hindi ko po namin kayo paupuin dito. Dahil right there and then, sasabihin ko sa researcher namin, huwag kang pa-open dito. Kasi dapat pag-aralan pa yung kaso nyo. Okay, ma'am? Okay po. Pasensya na po, ma'am. Salamat po, Mayor Felipe Antonio Remolio, sir. Salamat sa fairness ninyo, Rafi. Thank kasi dapat tama yung ginagawa nyo ng lahat ng parties na pinapakinggan nyo. Opo. Tsaka, ano na ito, dapat sa korte na talaga, opo, matter of custody. Sige po. Salamat po, Mayor. Yes, thank you, Rafi. Salamat po, Mr. Joel Peter Nocellado, sir. Apo, salamat din po, Mr. Turpo. Thank po. Salamat na lang po, Inspector Cecilia Gomez ng WCD Dumaguete City PNP. Ma'am. Okay. Yes, sir. Thank you po. Thank you. Miss Aguilar, pasensya na po. Magandang hapon po, ma'am. Okay. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 09088724 o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM.
Alright, at kung hanap nyo po ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Alright, at ito nga pala idol, pinapakisuyo lang ito, nawawala daw po itong si Lola Dominga Calpito Ilagan. Ito po yung picture niya mga kapatid, habang nire-ready po yung susunod. Ito po siya, nawawala po si Nanay Dominga Calpito Ilagan. Ayan, pakitawag na lamang po sa 633-0072. At nandito si Ma'am Berlin Parazo para humingi ng tulong na makuha yung kanyang passport at pera para nga po makaalis na siya sana papuntang abroad. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naman siya napapaalis ng agency. Ma'am Berlin, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Okay, hawak-hawak po ng inyong agency yung inyong passport at hindi po natupad yung kanilang pangako. Saan po sana punta nyo, ma'am? Sa Saudi po sana, Idol. Okay. Gaano ho katagal since kayo po yung nakipagtransak sa kanila at nangako na kayo po yung mapunta ng Saudi at hindi naman palang tuloy? Noong April po. April this year? Opo. Okay, April, May, June, July, tatlong buwan na. Okay, so gusto niyo po umatras? Opo, kasi binakout ko na po, Idol, kasi po nung pumunta ako sa kanila, tinanong ko kung meron na. Ang sabi po, wala pa pong job order. Mm-hmm. Pinaasa-asa lang po kayo. Pero meron yung visa, pero free visa po. Ano ibig sabihin po ng free visa? Free visa. Meron na silang ready visa, pero wala pang kontrata. Oh, makakapunta ka ng Saudi, kailan wala kang trabaho. Parang ganun. bakit ka pa pupunta ng Saudi kung wala namang kasiguraduhan? Ms. Diane Lud, magandang hapon po ng MNP. Ay, sir. Employment. Yes, ma'am, gusto na po umatras ni Mr. Parazo. Pakisolid na lang po yung kanyang mga papeles at pera. Okay po, sir. Okay po, sir. Aba, ang pinis-kausap ni ma'am. Pupuntahin po siya dito kasi in-explain ko naman, nanghingi pa ako ng letter of cancellation doon sa employer kasi i-reject naman din kasi sa embassy kung wala tayong letter of cancellation doon sa employer. Tama, tama. Sige po, ma'am. Ma'am, hindi namin i-hold yan, sir, kasi okay. Hindi naman pwede natin ibigay na may visang nakatatak. Huwag niyong tawagin POA, Odette. Sandali, play it by ear, Carol and Odette. Kayong tumutulong na para mapahaba yung program. Di ba? Bago tayo. Reklamo ka ng reklamo, di tayo nakapag-break ng 2:30. Salang kayo ng salang. Okay, sige, ma'am. Okay, approve sir. Na ito. Ma'am, salamat po, Miss Diane, ha? Talagang ang bilis niyong kausap. Magandang hapon po, ma'am. Sige po, salamat po din. Miss Berlin, ang bilis kausap itong si Miss Lud. Sige, makukuha niyo na po yung pera at saka passport. Okay? Salamat po, Aida. Thank you, ma'am. Okay, news break na tayo. Alright, at mga kapatid, sa mga kaibigan po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga convenience stores and other leading drug stores and supermarkets nationwide. At ang bitter gupo ay may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamaan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang sa 09917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At sa ating mga kapatid, ang Organic Azaay Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azaay Berry All Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Azaay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:27 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko, Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabawong alipunga, kumakalat na anan at buni nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na ang solusyon. Skincare Fungisol at para naman po sa mabahong paa, mabawong kilikili,
genital odor at panglinis sa maduming mukha. Meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungizol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungizol at fungi na sabon ay mabibili po sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is a generic name of Fungizol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungizol. Katikati sa balat dulot ng fungi, i-Fungizol mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon po na lamang talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita! Aksyon! 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 News Update! Ang oras, 2:29 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nananatili pa rin pinakamayamang mahistrado ng Korte Suprema si Associate Justice Francis Hardelesa. Base sa itinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Hardelesa noong 2016, umabot ng 252 million pesos ang kanyang yaman. Sinundan naman siya ni Associate Justice Mariano del Castillo na may net worth na 138 million pesos. Pangatlo si Associate Justice Alfred Benjamin Cagiwa na may 121 million pesos. Pang-apat si Senior Associate Justice Antonio Carpio na may 82 million pesos. At panglima si Associate Justice Estella Perlas Bernabe na may 78 million pesos. Itinuturing namang pinakamahirap sa Gods of Padre Faura si Associate Justice Marvic Leonen na may 2.4 million pesos na net worth. Sa lahat ng mahistrado, pinakamalaki ang itinaas ng yaman ni Associate Justice Lucas Bersamin na umabot sa 12 milyong piso ang paglobo sa kanyang yaman. Hindi naman kasama sa listahan ang bagong na-appoint na mahistrado na si Associate Justice Andres Reyes na kapalit ng nagretirong si Associate Justice Bienvenido Reyes. Apat na mahistrado ang walang liabilities na dineklara, kabilang dito sina Associate Justices Hardelesa, Velasco, Cagiwa at Bernabe. Philippine Standard Time, 2:30 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Philippine Standard Time, 2:31 ng hapon. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungizol. Katikati sa balat dulot ng fungi, i-Fungizol mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungizol. Ulitin ko ha. Fungizol. Fungizol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema.
gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Eka si Fungi! Ang kati! Kati-kati sa balak, dulot ng fungi. I-fungisol mo! Gaya ng buni, an-an, had-had, alipunga, at eczema. Ito ang masasabi ko. I-fungisol mo! Fungisol Hotline, 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 2:32 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Sure Seal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga, pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulo ng sakit. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. May tatlong butas sa aming bubong. Malaki, maliit pa nga butas. Sa butas ang pantapal na gamit ay Sure Seal. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Iwas crack. Iwas crack. Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Benji Paras po, umiwas na sa dati mong silat na mabilis mag-crack! Mag-Sure Seal na! Sure Seal, iwas crack, iwas tulo. Mula sa Jardine Distribution. Sure Seal ang pantapal na iwas crack! Para sa pantapal sa bubong, gutter o pipes, Sure Seal ang pantapal na iwas crack. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto! Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan,
pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant, the 2017 Media Congress, September 69, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at msap.ph. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sa Radyo 5, 92.3. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At ng Wenches Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wenches Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang na Wenches ay matatagpuan sa Wenches Pasay at Wenches Timog. At ang ating mga bayaning tsuper para po sa araw na ito, sa ating pong bayaning tsuper, maraming salamat po sa driver na si Kuya Arnold Formento sa kabutiang ginawa niya po sa pag-atid ng pasahero niya mula po Pasay City General Hospital papuntang Philippine General Hospital. So mabuhay at pagpalain ka po ng Diyos ang ating hashtag Grab a Hero. Ayan. At magandang hapon daw sa mga taga Payless Sports and Car Care Center dyan sa Quezon Avenue Branch sa pangunguna ni Sir Patrick Carandang, ni Sheila Mancho, Krisha Pinga, and Jeremy Malate. Magandang hapon. At may bisita tayo ngayon dito. Okay. Mag-best friend sila, Idol. Okay. Andito si Marigold Tamundong at saka si Rosita Hadap. Okay. Okay. Kaya po sila andito para humingi ng tulong na mapaalis na yung kabit ng kanyang asawa sa kanilang bahay at maireklamo na rin yung ginawa sa kanilang mag-iina. Oh. Galing pa silang Pangasinan, Idol. Sige po, ma'am. Parang nakakahilo ito ah. Papaalisin yung kabit ng kanyang misis. Na nakatira doon sa bahay nila. Kabit ng kanyang Bali asawa po, nakatira sa bahay. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon rin po, sir. Kayo po si Ma'am Marigold. Opo. At yung isa naman si Ma'am Rosita. Yes, sir. Okay. Sige, Miss Marigold. Kasi po, sir, may apat po akong anak, puro po minor de edad. Ngayon po yung asawa ko po, nagkaroon po ng kabit. Ngayon, bakit po ako po yung pinapalayas niya, pinadlock niya pa po yung bahay namin? Tapos ngayon po, yung kabit po, tsaka yung magulang ng kabit, bakit po nandun sa bahay, pati mga gamit ko po, sinunog pa. Kasal ho kayo? May marriage contract po ako. Ni Mister? Opo. O ba't di niyo lang po kasuhan at pakulong? Ayun nga po, gusto ko po nga mangyari. So, na makulong sila. Nakatira ka at si Mister sa isang bahay. Pagkatapos, biglang dumating si Kabit at ikaw ang pinalayas. Opo, pero po nangupahan na po sila niya. Nagpa-ano lang po ako, nagparaya na po ako. Kaso ginugulo po ako ni ano ng asawa Paano, ko po dati. Ulit ho, saan kayo nakatira? Sa Talugtog po, mga Tarim Pangasinan. Okay, so doon sa tirahan ninyo? Kasama ko po yung mga anak ko. Bali po, ang pinili po ng asawa ko, yung kabit niya. Nangupahan po sila sa Torres Bugalyon. Ah, sa isa ibang bahay? Sa ibang bahay na po. Nagparaya po ako kasi nga alang-alang po sa mga anak ko.
Ibig sabihin, iniwan ka ni Mister? Iniwan niyo po ako. At tumira sa ibang bahay? Sa ibang bahay, kasama po si Kabit. Ah, akala ko mag-isang bahay lang kayo. So, hindi po. Na, nang ibang bakod ba ang tawag dyan, Nins? Oo. Opo. Nang ibang bakod. Nang ibang bahay, nang ibang bakod. Tapos opo. Meron na siyang bago. Opo. Nagparaya po ako. Ma'am, mamaya na yung magparaya, opo, ma'am, para hindi tayo malito. Okay. Nakakalito kasi, ma'am, kung opo, gamitin opo, yung mga ganun salita. Si Mister, umalis ng bahay, nangupahan ng ibang bahay, at tinala niya doon si girlfriend, si Kabit. Ang gusto mo mangyari ngayon, si Mister babalik sa inyo. Hindi na po, hindi ko na po siya tatanggapin. Ang gusto ko lang po, yung bahay na po yun, huwag niya po patirahin yung Kabit niya po doon, tsaka yung magulang ng Kabit niya. Saan bahay? Sa bahay po namin, sa sariling po naming bahay na mag-asawa. Ah, yung bahay na tinitirhan nila, bahay ninyo? Opo. Ma'am, nahilo ako. Ngayon po. Pwedeng ako po mag-explain siya. Ma'am, hindi. Mahilo. Saan ho ngayon sila nakatira, si Mister? Lumipat na po sila sa bahay po namin. Ah, dati meron sila inuupahan. Opo, opo. Tapos ngayon, lumipat sila sa bahay. Bahay po namin. Kasi pinalayas ako dalawa. Ng asawa ko po. Pinalayas ka muna. Opo. Matapos ho kayo mapalayas, ibinahay niya dun si Kabit. Opo. At yung kanyang mga magulang. Opo. Ibig sabihin, yung mga biyanan mo kinunsinti yung kalukuhan. Parents ng babae. Parents po ng babae ang nangunsinti po. Kasi yung biyanan ko rin po, yung biyanan ko pong lalaki. Ha, so ang ginawa ni Mister, itinira niya yung inyong girlfriend, yung girlfriend niya at saka yung mga magulang ng girlfriend. Opo. I see. Ang gusto mong mangyari, paalisin. Opo. At okay. Barangay chairman yung kanyang Mister. Opo, yes. Opo, ma'am. Chairman si Mister? Yes. Opo. Oh, Chairman Glenn Tamondong. Magandang hapon po, Chairman. Sir. Opo, ma'am. Sir, si Rafi Tulfo po. Sir, sa Radyo 5. Sa Wante, opo, sa Radyo... sir. Katatam na, sir. Sir, alam niyo na po, sir. Alam niyo na ho ba itong sumbong? Ba't namin kayo natawagan? Sir, andito ho si Mrs. Opo. Ang sinabi niya sa akin na pinalis niyo raw siya sa bahay ninyo para itira yung inyong Kabit at yung parents ng inyong Kabit. Ay, wala po, sir. Hindi ko po pinatira doon sa bahay, sir. Nasaan po siya, yung inyong Kabit? Andun po sa bahay nila. Sa bahay nila? Opo. Oh, so pwedeng bumalik dyan si Mrs. sa bahay pwede ninyo? Pwede po, sir. Pero ang gusto ko lang sana, sir, pakausap niya rin sana din yung mga anak ko tsaka yung nung nakarang linggo, oh, sir. Mag-usap kayo, ni Chairman. Magpapadala sana ako ng pera ng mga anak ko, sir. Kaso, pinapatayin niya ako ng cellphone, sir. Oh, sige, Chairman, ito, mag-usap na lang kayo. Mas maganda pa. Miss Marigold, usap kayo. Alam mo, ang kapal na mukha mo. Pinadlock mo yung bahay. Paano ko ipagkatiwala sa yung mga anak ko? Alam mo na mga nag-aaral lahat doon? Kapal na mukha mo? Pati mang gamit ko sinunog mo? Eh, bet nung nakaraan, papadala sana ako sa mga anak ko. Bait mo ayaw pakausap sa akin yung mga anak ko. Inano na kita sa DSWD, paano kita pagkakatiwalaan pati sa DSWD, hindi ka tumpad sa usapan? Sustento ng mga anak ko, hindi ka nagbigay. Di ba ang usapan natin doon, mananatili kami ng anak mo doon sa bahay. Anong ginawa mo? O, bet mo dinala yung mga bata? Paano kung hindi dadalhin, inasa Kabit ka na nga, yung Kabit mo may anak rin. O ngayon, malaman-laman ko, pati magulang ng Kabit mo, sinama mo dyan, nagpatayo ka pa ng tindahan? Kapal na mukha mo. Bakit? Yung tindahan na yon, yun sana yung ipapadala kong pera sa'yo. Yan sa mga anak ko. Kaso nangangarap pa na kasama mo yung Kabit mo. Kapal na mukha mo. Inano natin yung bahay na yan? 3 years? Pinaghirapan natin yan? Pati mga gamit ko niya sa bahay? Pinag-ano mo? Pinagsusunog mo? Tingnan mo doon sa bahay. Pero Chairman, alam mo Chairman, tama lang naman talaga na kukunin niya yung mga bata sa inyo kasi hindi ho magandang environment. Kayo po, opo, ay may kasamang ibang babae. Siyempre, yung mga anak, sir, hindi maganda ma-expose sila sa ganong sitwasyon na si tatay may kasamang ibang babae at hindi si nanay ang kasama. Eh, tama lang talaga, kukunin niya yung mga bata dyan sa bahay na yan. Naintindihan niyo po, Chairman? Chairman Kapamandin, Barangay Chairman Kapamandin, you should know that. Diba? Hindi yung maganda yung ganon. Tapos ngayon, magre-reklamo ka pa na bakit mo kinuha yung mga bata. Natural lang kukunin niya yung mga bata. Oo, sir. Ine-expose mo yung mga bata sa isang sitwasyon na kay nakakahiya. Diba? Oo, sir. Chairman? Sir. Okay, sana Chairman, maayos nyo itong problema. Sana maayos nyo ito, Ma'am Marigold. Baka kaya pang ayusin. Sige, usap kayo ulit. Opo, hindi na, sir. Ayoko ano lang gusto mo mangyari, Ma'am?
Gusto ko po pa bigyan po sila ng leksyon kasi sobra na pong ginawa. Binugbog po ako niyan, sinakal po ako niyan. O, pwede mong kasuhan. Yun na lang po, kaso na lang po. Gusto ko pati yung babae po. Okay. Makakasuhan niyo lang po sila kapag halimbawa na tsempohan niyo silang dalawa, Ma'am Marigold, na magkasama at may ginagawang milagro. Doon kasama yung mga pulis, pwede silang damputin pareho at pareho makukulong. Nagis niyo po. Kasi kayo po ay kasal. Diba? At sila nung girlfriend niya at hindi. Diba? At hindi nga tama yon. So, yun lang gusto mo, mapakulong siya. Eh, kailan matsyempuan mo? Pag hindi mo matsyempuan, eh hindi pwede. Hindi pwedeng basta mo lang damputin sila si girlfriend at si chairman na hindi naman sila magkasama at walang ginagawa. Kailan may ebidensya. Paano po yun, sir? Pag halimbawa po, sir, yung anak ko po kasi, sir, pinapahiram ko rin po sa kanya, sir, kasi ama pa rin po siya noon. Ay, ama pa rin po siya ng mga anak ko. Nasa inyong pag-uusap na po yun, yung sa hiraman ng bata, kustodiya ng bata. Pero 7 years old below, meron po tayong batas na pag nagkahiwalay na po yung mag-asawa, mapupunta po dapat sa nanay. Sa inyo lahat yun. At kailangan suporta ni chairman yung mga bata. Ngayon, dun ho sa property, conjugal po yan, dapat hati kayo. Kung kailangan na ibenta yan, eh yung sa proceeds noon, paghatian nyo 50-50. Yun pa nga rin po, sir. Lahat po ng puntar po namin, gusto niya po suluhin. Kasi hindi po, bobo po, sir. Hindi niya alam ang conjugal property. Bobo si chairman? Yun po, kasi conjugal property, sa kanya lang daw po lahat yun. Tricycle namin, ginagamit nila ng kabit niya. O, chairman? Kapal na mukha. Naintindihan mo ba ibig sabihin ng conjugal property? Opo, sir. Alam ko, sir. So, ibig sabihin, lahat ng ari-arian nyo nang kayo po'y ikinasal, kailangan po hati kayo sa proceeds niyan kung yan ay ibenta. Kung kayo man po'y magkahiwalay, kailangan hatiin po yan 50-50 equal share. O, sir. Hindi po pwedeng sabihin na akin to kasi akong bumili nito, akin to sapagkat pera ko yan. Pero kung yan po, nasabi natin sa atin attorney Castillo Ninsan, kung yan po ay pumasok po sa loob nung panahon na kayo po'y ikinasal, eh lahat ng pera, ari-arian, kailangan po paghatiin yan. Paghatiin nyo. Sir. Opo. Sir. Opo. Ang gusto ko lang din sana, sir, huwag niya rin sanang iano din sa akin yung mga bata. Kasi sir, gusto ko rin silang makausap. Ma'am, at mabigyan din sana sila ng budget nila. Kaso ganyan din ang ginawa niya eh. Ayaw niya pakausap sa akin eh. Pero chairman, hindi po maganda na kapag pahiram niya sa inyo, yung inyong mga anak, dadalhin mo sa bahay ninyo ng iyong kabit. Hindi po maganda yan. At hindi rin po papayag kami. Kami ho mismo ang kukumbinsi dito kay Ms. Marigold na huwag siyang pumayag. Kahit na halimbawa umuo siya, ako na po mismo magsabi sa kanya na huwag. It is not a conducive environment for children. Di ba? Magkikita ng mga bata na itong si tatay namin, merong iba na. At nasaan si nanay? Di ba? Naintindihan mo? Di ba? Yan ang kabilin-bilin ako sa mga anak ko. Di ba? Sabi ko nag-honeymoon ka pa lang. Sabi ko sa mga anak ko, huwag silang sumama sa iyo kasi yung hindi nila nakikita sa atin, nakikita dyan sa kabit mo. Gusto mo ikwento ko pa lahat? Bakit ba? Andiyan mo yung kabit mo? Wala, bakit? Talagang tinatago mo, nagpatayo ka pa ng tindahan dyan sa bahay, ha? Kala mo, hindi ko yun, alam. Yun sana yung ipapatala ko sa mga bata, kaso hindi mo naman sinasagot yung cellphone, ayaw mo pagkausap yung mga anak bakit ko. Hindi ka nagpakama sa, mga anak mo? Magpapadala ko para sa mga bata, bakit hindi ka sumasagot? Eh Ma'am Marigold, kung nagpapadala pala siya para sa mga bata, huwag niyong pigilan. Dapat ho, pumayag kayo kung para sa bata ho yung pera yung pinapadala niya. Paburo sa mga bata yun at sa inyo. Eh kasi sir, sa akin lang po kasi, baka po kasi magpadala ng 500, kasi may usapan, ang hiningi ko po sa DSWD, magbigay lang po siya ng sustento sa akin. Tatlong buwan po, wala po kami natanggap. Ako lahat po. Ako lahat. Oh, chairman. Kapal nga ng mukha niyan. Dapat buwan-buwan, chairman, nagpapadala kayong sustento. Nagbibigay din ako sa mga bata, sir. Hindi niya lang alam yan, sir. Kailan? Di ka nga nagpakama sa mga anak mo. Dahil inaapo mong anak, yung anak ng kabit mo. Kapal ang mukha mo. Alam mo kung makaharap lang kita, sakalin rin kita eh. Katulad ng ginawa mo sa akin, hayop ka. Alam mo, tinawagan ka din ni Tresurera, hindi mo rin sinasagot yung cellphone mo. Kasi ang magpapadala sa'yo, hindi ako, si Tresurera. Bibigay ko sa kanya yung pera para sa mga bata.
Kaso ganyan ang ginawa mo. Teka muna, Chairman. Treasurera. So, ibig sabihin, pera po ng barangay ang ipapadala niyong pang-suporta kay Ms. Marigold? Hindi, sir. Si Treasurera ko, sir, siya ang tatawag na ng siya ang magbibigay sa kanya yung pera na bibigay ko sa kanila. Kaninong, saan galing po yung pera isusuporta niyo po kay Ms. Marigold? Sa akin, sir. Pera nyo, hindi pera ng barangay? Hindi, sir. Good. Anong trabaho mo? Tanong ko. Bakit mo patanungin? Eh, may naipon naman ako na ano. Anong naipon mo? Ipapadala ko sana yun, no? Tignan mo yung ginawa ko na ano doon, tindahan na ngayon. Yun yung pera ng mga anak mo. Kaya ginawa ko yung tindahan na yun, kung sakaling humingi kayo, may pagkukuhanan ako. Alam mo naman na wala akong trabaho, yun lang. Yeah, pero ma'am Marigold, nagiging patas lang ako rito. No? Naintindihan niyo po sinasabi ni Chairman, siya po ay nagpupundar ng isang negosyo para meron pagkukunan siyang pera na pang-suporta sa mga bata, which is good in a way. Pinaplano niya po yung future ng mga bata sa pamamagitan ng pagpundar ng mga negosyo at doon po magagaling yung pang-suporta sa mga pangangailangan po ninyo at ng mga bata. Tama lang yan, kaysa naman magnakaw siya. At least siya may negosyo, may pinagkukunan siya. Galing sa negosyo, galing sa malinis yung perang pang-suporta sa inyo. Okay yun, kung tutusin. Sana nga po, sir, ganun kasi kasama rin po ang kabit doon sa bahay. Ang gusto ko lang po, bakit mo sinunog yung mga gamit ko? Yun lang. Alam mo, pumunta kami rito, di ba, pinadlak mo ang bahay, nag-aaral lahat ng anak mo dyan. Ultimong lapis na 10 piso o 5 piso man, hindi ka nagbigay. Bakit hindi ka nagpakama nung nandiyan kami? Isang buwan pa lang kami rito, South Bund noong June 15, nagbigay ka ba? Oh. Paano ko magbibigay? Kakunti yung naiwan sa akin. Alam mo naman na nung pesta, ang dami kong nagastos nung pesta. Pesta? Ang taga-tagal ng pesta? Nung ano pa yun? Ang daming nakaratas. Kahit tignan mo yung ano ko. Isa pa yun, sir. Ilan ho bang anak nyo? Apat po. Puro minor de edad. Okay. 12 years old, 11, 5, tsaka 4. Binitbit ko po lahat yan. Okay. Nag-ano pa po ako ng pamasahe. Ito po, yung kaibigan then, ko. Okay yun. Maganda ho yung napunta sa inyo. Pati yung 12 years old, pinayagan ni Chairman. At dapat si Chairman ang magsusuporta sa lahat niyan, ng mga anak nyo. At sinabi naman ni Chairman, maganda naman ho yung narinig natin, meron siya ipinundar na tindahan para pagkukunan ng mga pangsuporta sa mga pangailangan ninyo, which is okay. So ngayon, pag-uusapan na lang po natin doon sa property na sabihin mo, tinitirahan na ni Chairman at ng kanyang kabit at nung parents ng kabit. Chairman, paalisin mo muna doon yung girlfriend mo, yung kabit mo at saka yung parents. Ay, wala doon sa bahay, sir. Okay, wala na. Wala na. Okay, at kung sakali man, Chairman, ibibenta nyo yon, alam mo, Chairman, nahati dapat kayo sa process noon. Okay? Alam naman po yung Chairman. Alam po yung ibibenta, sir. Kung sakali man, ibibenta nyo yung bahay ninyo, hati kayo ni Mrs. Hindi po kayo hati ng kabit mo. Yun ang ibig hindi, ko sabihin. Hindi, sir. Hindi ko rin bibinta, sir. Yun, da bahay ng mga anak ko yun, sir. O, di mas maganda. O, hindi po pala. Pwedeng ano, kasi o, dalawa po yung anak naming lalaki. O, di mas maganda. Pag nag-asawa yun, sir, wala silang pupuntan na iba, kundi doon lang sa bahay namin, sir. O, edi okay pala, Mrs. Pala, alam mo pala eh. Alam mo pala. Galing, alam ko yun, pero ikaw hindi mo iniisip yun. Ay, ako pa pala nga dinag-isip. Bibigay ko sa'yo sana, sa mga anak ko. Alam kung anong ginawa ko. Nagpapatayo ako doon ng tindahan. Pag gusto nyo manghingi sa akin sana, may pag-uugutan ako. Kaso, wala eh. Hindi nyo tinanggap yung tawag ko eh. Sigurado ka ba talaga na para sa mga anak mo yan o para sa kabit mo? Sigurado ka? Ha? Ang mga gamit ko, bakit kailangan mo sunugin? Yun lang yun. Tsaka bakit ang lahat ng gamit ko dyan, iba na? Kabago-bago ng rinolium dyan, iba na? Pati ang gamit yan, iba na? Ma'am, napapalayo tayo. Excuse me, Chairman. Ano ho bang gusto niyo mangyari ngayon? Maganda naman po yung mga paliwanag ni Chairman na wala na po yung kabit doon sa bahay ninyo. Wala na rin yung nanay nung kabit. At mayroon pa palang tindahan na ipinunda si Chairman para pagkukunan ng pangsuporta sa inyo. Okay? So, ano pa hong problema? Kasi ang gusto ko lang po sana, sir, pakulong po sana yan para mabigyan naman po kami ng ano, lahat po ng kaapihan yung ginawa niya po sa amin. Doon ho sa pagpapakulong, kailangan po matiyempohan nyo sila magkasama. Halimbawa, magkapatong sila sa kama, nahuli po ninyo, may kasama kayong pulis, arestado at posas agad sila. Pero kung yung halimbawa, nalaman mo lang na meron siyang kabit, hindi pwedeng damputin si Chairman, hindi pwedeng puntahan mo si kabit o halimbawa nakita mo sa kalye, puposasan mo dahil alam mo na sila yung magkarelasyon, hindi po pwedeng ganun.
kailan matiyempuhan nyo. E paano po, sir? Pinagbabantaan rin po kasi ang buhay ko. Kaya kung ako lang po talaga, mahal ko po talaga ang lugar na yun. Kasi okay, kung pinagbabantaan ko kayo ni Chairman, pwede ko kayo magkaso ng grave threat laban sa kanya. Okay? At yung sabi nyo, ma'am, kayo po'y sinasaktan, binubugbog ni Chairman, at meron kayo medical certificate, pwede nyo po ipabawsi yan. Okay? Diba? So, okay na po. So, oh, meron kami sign lang kay Chairman bago tayo mag-break. Yan ang sinabi mo, hindi nakatira dyan. Ayoko nang nandiyan ang kabit mo sa pamamahay natin. Dahil willing, yan, ikaw na mismo nagsabi na bahay ng anak natin yan. Willing bahay kung may ibang gamit doon, kahit ngayong araw na to. Siguraduhin mo lang, tinatayo mo tindahan yan para sa mga anak mo. Siguraduhin mo din ang nagsasabi sa'yo ay ibang gamit doon sa bahay. Ha? Kung wala kang gamit doon na iba, pinalitan ko lahat yung linoleum doon, ang dumi-dumi ng bahay, kaya pinalinisan ko yung bahay. Okay, may kasama si Kumare. Sandali, Kumare. Okay, mukhang meron, kanina pa iling-iling si Kumare. Meron kang gusto, alam. Meron kang gusto sabihin, Kumare? Hindi, kasi po, sir, dati pa, nag-ano na sa akin yan, nagko-communicate po kasi kami lagi niyan, ng kaibigan ko. So, naawa rin po ako sa kanya, sir. Lumuwas po yan ng dito sa Maynila, kasi dito po ako sa Las Piñas, sir, eh. Wala siyang malapitan, kundi ako lang. Ultimo po pamasahe, ako po nag-provide niyan. Sinundo ko po yan sila, sir. Kasi apat pong bit-bit niyang anak. Okay. Kaya nagagalit din po ako ngayon kay Glenn. Actually po, sir, kaibigan namin talaga yan eh. Magkakaibigan po kami nung dalaga pa po kami. So, ibig sabihin, napakabait niyo pong Kumare. Tinutulungan niyo po inyong kaibigan. Opo, kasi magkaibigan nga po, sir. Ganun. Tapos hanggang ngayon, Glenn, alam mo ba na ultimo ba ng mga anak mo sa akin galing? Mga pamasahe namin pang asikaso dito. Kaya dapat magpakatino ka. Hindi yung ano, dati pa naririnig ko na dalawang beses na po siya ng babae, sir. Nung kagawad po siya. Kagawad po. Pa po siya na agapan nito. Matindi po kasi ang kabit ngayon eh. Ngayon, kapitan na siya. Ayan ang nangyari. Sir, makakapagsaksi po yung mga anak niya na totoong kabit niya yun kasi tumira po yung anak niya doon, nakikita kung anong ginagawa nila. Okay. Anyway, Ma'am Rosita, maganda ho itong ginagawa mo sa kaibigan mo. Opo. Na tinutulungan mo siya, sinusuportahan mo siya. Pasalamat ho kay Ms. Marigold, meron kay isang kumare tulad ni Ma'am Rosita. Keep it up, sana patuloy niyo yung pagtutulungan sa isa't isa. Napakabuti niyo pong tao, Ma'am Rosita, hanga po ako sa inyo. Okay? Salamat po. Okay. So, Chairman, ganun na lamang. Yung mga conditions ni Ma'am, sundin nyo at sinunod nyo naman. At ang aking pong panalangin, sana one of these days, magkabalikan ho kayo alang-alang siguro sa mga bata, kung kaya pa. Ano po, Chairman? Yun lang po ang aking panawagan. Yes, sir. At kung hindi naman, good luck na lang sa inyong dalawa. Yes, sir. At least, ma'am, yung sinasabi niyang may ibang gamit doon sa bahay, sir, pwede niyang itawag doon sa munisipyo na pwede pakita yung bahay ko ngayon. Open yung bahay ko, sir, pakita. Okay sa iyo, pakita. Napalitan ko lang yung mga rinolium, sir, kasi madumi na at luma na rin. Okay, sige. Kung ganun. Sagit lang, sir. Pero yung mga gamit ko doon, kailangan ibalik mo rin. Kasi nung pumunta ako rito, nung pinadlock mo yung bahay, ang dala lang namin ng gamit, wala kaming dalang gamit, ang damit namin, solong katawan lang. Pati yung damit ko, damit ng kaibigan ko. Oh, yung mga anak mo, mo yung ginawa sa kanya mo din ako nangingin ng pambili ka, ng damit. Bakit mo ako pinapulis na wala akong ginagawa sa'yo? Kapal ang mukha mo? Ha? Diba sabi mo sunog mo yung gamit ko? Tinutuo mo naman. Nangangamoy dyan. Alam mo kung sino pa? Kasama mo pa yung mga magulang ng babae? Nandyan yung babae? Kahit kahapon, nandyan sila. Saksi ang Diyos. Ano, magsisinungaling ka pa? Ano? Kapal ang mukha mo. Pating kawalang hiyaan mo, dinala mo dyan sa barangay. Hindi ka na nahiya. Pinaalis mo ko dyan, hindi mo ko tinigilan hanggat di makaalis dyan. Ngayon, nagwagi ka. De, pero ma'am, nagwagi na kayo ngayon dahil pinaalis niya sa bahay ninyo. At sinunod niya po yung gusto niyo mangyari na alisin doon sa bahay. At isa pa, yung mga bata pala nandiyan na sa inyo, mga anak niyo, at yung tindahan, yung process noon pala, mapupunta na sa inyo. So meron na kayong suporta regular na. Tama ba, Chairman? Regular support na ibibigay niyo? Para naman hindi... Kusara, sir. Kusano? Nakabigay sana ako, sir, kung sinagot nila yung tawag ko. De, kaya nga, Chairman, from now on, sasagutin niyo na po. Kung gusto niyo po, siguro ang makipag-communicate na lang kay Kumare, kasi kung si Mrs. nasusuka na sa inyo, di andito na po yung Kumare niya, nagmamalasakit, doon na lang kayo makipag-usap sa kanya, lahat ng transaction, total, pinagkakatiwalaan niya ito, para naman imatapos na to, Chairman. Ano? Okay, Chairman? Oo, sir. Okay? Opo, sir. So, ganun na lamang po, ma'am, ha?
Okay, salamat po Chairman sa pagtanggap ng tawag namin, Chairman. Opo, magandang sir. Salamat po sa inyo. Sir. Okay. Ma'am Rosita, you're a very good friend. Pwedeng mag-request kay Glenn po, sir. Ano po ang request niyo? Glenn, kung sakasakali bang puntahan namin lahat ng magamit dyan, na kahit kung anong gustong kuhanin ni Gold, ibibigay mo at wala kang gagawing ano, katiwalian sa amin. Kung gusto niyang kunin niya, sabihin niya lang sa akin, tawagan niya ako, kunin niya yung magamit niya. O sige, ha, kunin ko lahat ha. Yung lahat, mula nung umalis ako, gusto ko lahat ng gamit na nakita ko bago umalis, gano'n rin pagdating ko dyan, ha? Siguraduhin mo lang, kaya alam ko lahat ng gamit ko. Ibalik mo lang sa akin yung papel ng lupa. Kasi sir, yung lupa na po, yung, ito pero, sir, galing na po sa kanya. Yung lupa, yung bukid na po yan, pinamana po yan, nung parang regalo po sa amin nung kasal. Ngayon po, sinulo niya po. Hindi, kaya nga, Chairman, na sabi ko naman sa iyo kanina, lahat po ng ari-arian nyo up to the last centavo, simula nung kinasal kayo, bibilangin nyo from the day na kinasal kayo hanggang sa ngayon, moving on forward, hanggat hindi po kayo nagkakaroon pa ng annulment, hindi pa kayo nagkakahiwalay at hindi naging official ang annulment ninyo, eh paghahatian nyo po lahat yan na kuha nyo po, Chairman. Okay, sir. Okay. Okay, kausapin natin si Mayor para pwede mamagitan dito. Mayor Ramil Ventenella, mga Tarem, Pangasinan. Mayor, magandang hapon. Yes, magandang hapon, Manong Rafi. Opo. So, Mayor, alam niyo naman po itong nangyayari ngayon ano, sa pamamagitan ni Chairman, yung kanyang misis. Oo, eh, nakakinig ko. Opo, kako, eh, baka pwede ko kayong mamagitan at makatulong. Pag-ayusin po sila at papuntahin po namin dyan sa inyo, eh, magawa niyo po ng paraan na maayos yung problema, Mayor. Sige po. At willing ho ako na kuan mamagitan diyan para maayos yung problema ng mag-asawa. Ayun naman pala. Sige, Mayor, papuntahin ko diyan si Mrs. Tamundong sa inyong tanggapan, Mayor, at saka si Chairman para mag-usap sila. Opo. Salamat po sa kuan sa inyong programa dahil pag hindi kayo, hindi ko pa nalaman 'yan, kahapon ko lang nalaman. Ayun, sige po. Mayor, sobrang thank you, Mayor, sa pagtanggap ng tawag namin, Mayor, ha. Magandang hapon po sa inyo, sir. Sige po, Manong. Thank you po, Mayor. Okay. So, okay na yan, Mrs. Kumare, okay na yan. Yes, Chairman, salamat po. Magandang hapon po sa inyong sir, lahat. Salamat din po, sir. Thank you po. Okay. Sige. Alright, at kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K battery, 3K battery there to compare. J&T Monoblock Tables and Chairs. Tried and tested ang tibay pambansang plasticware. J&T. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver? Malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time, alas 3:05 ng hapon. At para po sa mga kaibigan natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine. Kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga convenience stores and other leading drug stores and supermarkets nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine
ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras, 3:07 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nais paimbestigahan sa Kongreso ang 900 million pesos sa internal fraud na nangyari sa Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank. Ayon kay Eastern Samar Representative Ben Evardone, ang chairman ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries, nais nilang mabusisi ang naturang scam na umano'y isinagawa ng isang mataas na opisyal ng Metrobank. Gate ni Evardone, nakakaalarma ang pagkakadiskubre sa mga banking account na umano'y pinasukan ng perang aabot sa 900 milyong piso. Mas matindi pa raw ang epekto ng napag-alamang banking account sa bangko kaysa sa mga fake news na naglipa na dahil sangkot daw dito ang pera ng mga depositors. Iimbestigahan daw ng komite na pinamumunuan ni Evardone ang Bangko Sentral at ang top officials ng Metrobank. Unang nabalita ngayong araw ang pagkawala ng nasa 2.5 billion pesos sa bangkong pag-aari ng bilyonaryong si George T. Yan ay matapos umanong ipasok bilang utang ng isang vice president ng Metrobank ang pera sa mga fictitious account na ginawa sa pangalan ng Universal Robina Corporation. Na-transfer din daw ang pera sa ibang account at financial institution bago tuluyang nabulsa ng suspect. Philippine Standard Time, 3:08 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang oras, 3:09 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalaga ang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia. Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sa hog ng ma'am na madish, karte. Ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men!
Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Paano ba gamitin ang fungisol? Una, hugasan ang apektadong bahagi ng balat. Pangalawa, ipatak ang fungisol sa cotton buds. Pangatlo, ipahid ang cotton buds na may fungisol sa apektadong bahagi. At pang-apat, patuyuin ito ng mabuti. Tandaan, gawin ang pag-apply ng fungisol 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi hanggang ito ay gumaling. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGB, Rose Pharmacy, generic ka at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, fungisol. For inquiries, call or text fungisol hotline 0925-584-5999. Ang fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tol! Naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kaibigan, usap tayo! May fungi na problema ka ba? Tulad ng makating buni. Mahabding hadhad. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Mabahong halipunga. Dumadaming eksema. Ew! Kaibigan, ifungisol mo! Basta fungi na problema, ifungisol mo! Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, generic ka at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwa.
iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at meron tayong bisita ngayon, Idol, si Maria Hilda Alvarado, isa po siyang OFW. Okay. Nakakarating lang. Okay. At ang tanging hiling ni Idol ay makausap yung kanyang dating live-in partner para mapakiusapan na mahiram lang ha, hindi para makuha yung kanyang mga anak dahil sa magbe-birthday pala yung kanyang mga anak. Ayun. Sige po. Okay. But sila dalawa. Ayun, magkaibigan. Support. Sige, kailangan yan. At siya ngayon. Ah, si Tita. Sige. Si Ma'am Maria Hilda. Karating niyo lang po, OFW. Saan po kayo galing? Hong Kong po, sir. Ayun, okay. Sige. At yung kasamahan nyo ay si Ma'am Pia Pajares. Yes, sir. OFW din? Hindi po. Ah, lapit po sa mikropono. Hindi po, sir. Ah, okay. So, supporta lang, siyempre. So, Ma'am Hilda, Ma'am Maria Hilda, gusto niyo po makuha yung inyong baby? Hihiramin ko nga lang po, sir, ng 2 days lang kasi... Ilan taon po yung bata? Magna-9 po ngayong... Yung panganay magna-9 ngayong July, ngay kahapon. Tapos yung bunso ko po, mag-i-8. Bali gusto niyo po hiramin? Opo. Kasi babalik na rin ko kay sa Hong Kong. Opo, sir. 2 days lang. Yes, sir. O, yun, madali naman... sigurong pakiusapan to si Mr. Ladimo dahil madali din po yung inyong request. Hindi naman mabigat yan. 2 days lang. Yes, sir. Magandang hapon sa inyo, Mr. Gilbert Ladimo. Sir, Sir Gilbert. Sir, magandang hapon po, Mr. Ladimo. Sir. Magandang hapon po. Magandang hapon din, sir. Sir, andito po si dati niyong live-in partner, si Ma'am Maria Hilda. Meron lang po siyang pakiusap sana na mahiram po yung inyo pong... anak ninyong dalawa, dalawang araw lang daw po, kasi babalik na ho siya ng Hong Kong, baka pwede ho ninyong pagbigyan, sir. Sinabi ko naman po na ibibigay ko naman po basta mag-usap kaming dalawa. Ako pong gusto kong kausap siya kasi marami akong gustong sabihin sa kanya, sir. Kahapon, umuwi sa amin si Isabela. Ngayon, tumawag yung mga magulang ko na uwi daw ako. Opo. Ngayon, umuwi naman po ako. Opo. Tapos, nung pagka-uwi ko, nasa Tarlac na po ako, tumawag ang magulang ko na naimatay daw pala dahil kinukuha ni Hilda. Tapos, ayaw sumama ng mga bata. Ngayon, bumalik ako dito sa Maynila. Kasi hindi man lang ako inantay, bumalik din sa Maynila kagad. Parang gusto niyang palabasin, itatakas niya daw yung bata. Nako. Okay, nasaan po yung mga bata ngayon, Sir Gilbert? Nandun po sa magulang ko po. Say ako hindi ko naman po pinagdadamot dahil nanay din po siya. Ang inaano ko lang po na mag-uusap kaming dalawa dahil okay. Naawa din ako sa mga bata. Sige, sige. Ito sir. O, pwede kayong usap. Ma'am Gilbert, Hilda. Alam mo yung sinasabi mo? Alam ko. Sabi mo, nasa ano ka na? Nung nasa Isabela na kami? Umuwi ka. Humihingi ka pa sa akin ng pamasahe, Gilbert, para umuwi ka lang. Paano mo sasabihin na pa-uwi ka na nung nandoon kami? Umihingi ka pa lang sa akin ng pamasahe. Sobra ka, Gilbert. Sobra ka. Huwag ka magganyan dahil ako. Alam mo, Gilbert, sobra na yung pag-ano ko sa'yo, ha? Ako, maayos naman ako. Sobra na yung ginawa ko naman lahat. Hindi mo naman alam kasi ikaw ang... Nang babae ka, ilang pisis ka ng babae, pero pinatawad kita dahil nakama ko sa mga anak ko, Gilbert. Alam mo, hindi naman ako totally na ka ng babae na sinasabi mo eh. Ikaw ang may diferensya dahil nung sinabi mo na umuwi ako sa probinsya para alagaan mga anak natin, umuwi ako. Oo nga, sabi ngayon, hindi ka nagpapadala. Kahit ano ang gusto mo, negosyo. Anong mukha ko ipapakita ko sa mga bata na wala akong ibibigay sa kanila? Para lang alagaan mga anak natin, ibibigay ko sa'yo. Kaya bumalik ako dito sa Maynila dahil walang-wala kami. Maiwan-iwan yung babae mo. Magpo-post kayo sa Facebook na nakahubad kayo. Ngayon, gusto kong mag-usap tayo na pag umuwi ka, mag-usap tayong dalawa. Nina, ayoko na. Ayaw kitang makita, Gilbert. Ang anak ko lang ang gusto kong hiramin. Dalawang araw lang. Kahit hindi ka magsuporta. Hindi ko naman sila tinuruan. Tinatanggap ko yun. Ako lang susuporta, Gilbert. Tapos ipahiram lang ng dalawang araw. Hindi niya
Sir Gilbert, sir, gusto niyo makipag-usap kay Miss Hilda para humingi ng pangsuporta? Hindi sir, po, ang gusto ko lang po, yung... Hindi siya nagsusuporta. Okay. Kasi may babae kung siya. Alam ko nagkamali din ako, pero pinagaanuhan ko po yun na pag okay. gusto niyang alagaan... Sir, may trabaho ka ba, sir? Ano po, sir? May trabaho kayo? Nagtatrabaho po, sir, pero side-to-side lang po, sir. Okay. So, ang sumusuporta po ngayon sa mga bata, sa mga anak ninyo, ay itong si Miss Hilda. Yun nga po daw, sir, pero hindi naman daw. Doon papadala, sir. Daw! Dala ko. Gusto mo ipakita ng resibo ko? O sige, ipapakita mo sa kanila para maniwala sige, din ako. Sige, ipapakita ko, kukunin ko. Dadalhin ko sa Isabela, ano ko yan doon sa inyo. At tumatawag ang nanay ko, umiiyak dahil wala daw bawon mga bata. Eh, ako umiyak. Nagpapadala naman ako 500, 1,000. Gilbert, nandiyan ka bilang ama. Nakiusap ako sa'yo, Gilbert. Isang buwan lang. Pwede ba ikaw magpadala? Ha? Tapos tumawag sa akin yung babae mo. Tumawag sa akin yung babae mo. Sabi niya sa akin, sis, sabi niya sa akin, pakinggan mo yung conversation namin ng asawa mo. Sabi niya sa akin, pinapakinggan saka ko yung conversation nyo. Sabi mo, sa'yo na bakit mo pa ipapakausap sa akin? Ipinipirahan ko lang yan. Sabi mo, at hindi ko na susuportahan yung mga anak ko, sabi mo. Dinig ko yung Gilbert. Andito yung ano niyo, hindi, andito yung time ka. Yung pagtawag niya sa akin. Masyado ka, di mo ako pinapakinggan. Sarili mo lang ang iniisip mo. Gilbert, sir, hindi ka naman nakaprap kung hindi sir, dahil sa akin. Okay, sir, ang pakiusap lang po niya, sir, napapalayo na tayo at humahaba. Baka pwede hong pagbigyan na mahiram niya, makita niya po yung mga anak ninyo total, dalawang araw lang naman po, at saka nagbibigay naman ho siya pala ng pera sa mga bata nung nasa Hong Kong pa ho siya. Ba't di natin pagbigyan? Hanggang ngayon po, sir, nagbibigay ako. Kaya nga, bakit hindi natin pagbigyan, ma'am, Sir Gilbert? Anong masama doon? 2 days lang po. Pwede? Po, sir, gusto ko naman po, sir, kaya lang, nanay ko kasi, pagka umaalis yung, ayaw niya kasi, nahihimatay talagang... Sir, kalimutan niyo pong nanay ninyo. Kayo lang ho dapat nito ni Miss Hilda. Gusto niya pong makita yung mga bata. Sa tingin ko naman po, may karapatan din ho siya na makita yung mga bata. Dahil anak din po niya yan. Bigyan ho natin siya ng karapatan. Okay, sir? Oh, sir, hindi ko naman po pinagdadamot okay. yun, sir. Okay, so gusto mo pong makita? Yes, sir. Gusto ko po, sir, ipasyal po sana kasi birthday nga po nila. Ngayong 19 yung isa, tapos yung 27 yung isa. Yes, sir. Okay. Okay lang ba, Sir Gilbert? Kami ho magagaranti na yung bata ay may babalik sa inyo. Pero ma'am, ibabalik po. Yes, sir. Sige, Sir Gilbert, okay ba? We will guarantee. Sasamahan po namin siya sa Isabela na ipapasyal yung bata for 2 days and then we will guarantee you na mababalik din yung bata after 2 days. Okay, sir? Kasi, sir, at saka isa pa, sir, hindi naman pwede maitakas yung bata papuntang Hong Kong. Unang-una, hindi makakalusot yan sa airport kasi kailangan, pag minor de edad, both parents ay nakapirma sa isang dokumento na pinapayagan magbiyahe yung bata sa abroad, pag minor. Okay, sir? Sana lang po, sir, Mr. Resita Ladimo, Kabanungan? Opo, yes. Kabanungan, Ilagan, Isabela. Maganda hapon po, Mrs. Ladimo. Ganon din sa iyo, sir. Opo. So, ma'am, pwede ho bang mahiram daw po ni Miss Hilda yung mga anak, yung dalawang anak niya, yung apo po ninyo, bali apo niyo po yan. Paano, sir, sabihin niya nahihiramin, pero hindi naman, idadalhin niya sa Samar. At saka yung mga bata, ayaw nilang sasama dahil, kwan, hinimatay ako, nakita niya kahapon sa Jollibee. Inang, sumasama na sa akin yung mga anak ko na kasi bubalik-balik na, kayo. Sabi ko, na huwag kayong umiyak kasi pag umiyak Sige po. Paano? Ayaw sumama yung mga bata. Iiyak sila ng lakas doon. Eh kaya inano ko sila. At saka dito, marami siyang nagsasabihan dito sa mga paligid namin na itatakas niya, kukunin niya yung mga bata. Talagang okay. Yung Hilda na yan. Sana pupunta ulit dito at mag-usap kami. Okay. Well, sandali po, Miss Hilda, hindi kung, pwede, kung ang balak pwede. Ninyo itatakas yung bata, abain, wag naman ho. Inang, iharap niyo po sa akin ang nagsabi ng ganyan na itatakas ko, haharapin ko siya. Sige, ang ganyan, sa inyo. Si Hilda, sinabi mo sa kanya. Sige, iharap niyo sa akin, ma'am, kung sinabi ko yung sa kanya. Eh bakit? Sabi wala mo kahapon, Jollibee lang ang pupuntahan natin. Noon nandun na tayo, sabi mo, iuwi mo sa Maynila.
Inang, nire-respeto ko po kayo, Inang. Bakit? Iharap niyo po sa akin ang nasabi sa inyo. Maharapin ko po. Iuwi mo yung mga magulang mo dito at titignan. Ang paalam ko po, ang ganda po ng paalam ko sa inyo na kahapon. Sabi ko, Inang, hiramin ko po yung mga bata. Tapos sabi mo, baka hindi mo na ibalik. Sabi ko, ibabalik ko na. Ma'am, hindi tayo magkaintindihan. Hindi tayo magkakaintindihan kung sabay-sabay ho kayo magsasalita. Gusto niyo pong hiramin yung bata ng dalawang araw? Yes, saan sir. Niyo po dadalhin? Dito po sa Manila. Eh baka naman po itatakas niyo sa Samar. Hindi po sir, kasi nag-aaral po yung mga anak ko. Kasi po, pag itatakas niyo sa Samar, hindi na nga po kami papayag din. Hindi po sir, hindi po ako ganun sir. Ipinagkatiwala ko sa kanila mga anak ko sir. Dalawang araw lang hinihiram ko. Nagpaalam pa po ako sa kanila na maayos. Dalawang araw lang po ina, kasi nga 1 week lang ang vacation ko. Okay, kung dalawang araw lang po, Mrs. Ladimo, pwede. Tapos magpasama ho kayo ng katiwala ninyo. Halimbawa, yaya po ng mga bata. May yaya ho ba mga bata dyan sa Isabela? Pwede yung pasamahan ng yaya. Okay lang sa'yo? Magsama sila ng yaya ng bata? Ayaw yung mga bata, sir. Ayaw yung mga bata. Kahit meron akong padalang kasama nila, ayaw yung mga bata. Ayaw nila akong iwanan dahil alam nila na ako'y mahina na. Ayaw po sumama ng mga bata? Oho. Ayan. Kaya nga, nahimak ako kahapon dahil ang sobrang iyak nila nung aalis na ako. Eh, binalikan ko sila sa loob ng Jollibee, eh, pero ang iyak nila. Yun, naninikip ang dibdib ko, hindi ako nakahinga. Kasi po sinasabi niyo po sa kanila na hindi ko na sila ibabalik nang. Yun ang sinasabi ng mga anak ko. Iba-iba ang sinasabi mo. Huwag nyo naman po inang yung mga anak ko. Nanay din ako, may karapatan ako sa mga anak ko. Eh, talaga kung gusto mong ilang minuto ka lang sa bahay, o kung mahiga ka man lang minsan sa gabi dito sa bahay, bakit? Ano ba ako? Na para ano pa? No, para matulog ako dyan. Iyan ako lang naman ang kailangan sa inyo. Pero sa mga anak mo. Wala kang masasabi dyan, Hilda. Maganda yung pinapakita ko sa iyo, pero ikaw ang gumagawa ng kalokohan. Mas maganda yung pinapakita ko sa inyo. Mas maganda. Kahit kung masama akong babae nung kapasana kinuha ang mga anak ko na. Ano ang magandang pinapakita mo? Mula nung nang kapera ka na naka-abroad, saan galing ang pinag-abroad mo na pera? Sa sarili ko na. Kahit kailan mo, hindi kayo nakatulong sa akin. Pamilya namin, hawag ka nga nang magsalita, Hilda. Ayaw ko! Basta ayaw ko! Hindi ka nakapunta dyan. Hindi ka nakapunta sa Kwan, Hong Kong, na pag pinagmamalaki mo ng maraming pera na hinahawakan mo. Huwag ka nang... Okay, marami akong utang dahil hindi ka nagpapadala. Inaasahan ko yung padala mo. Wala, ilang buwan na hindi ka nagpapadala. Hindi ako padala, wala silang mukha. Ano pa ang ibig mong sabihin? Uwi na ako dahil meron na akong gagawin. Magluto okay, na naman ako ng pagkain. Sandali lang, sandali po. Miss Evelyn Bakungan, Head Municipal Social Welfare and Development Officer, Ilagan, Isabela. Ma'am Evelyn, magandang hapon. Good afternoon, sir. Medyo mahirap po itong sitwasyon. Hindi ko alam kung paano ma-handle ito. Buti lang po na nandiyan ho kayo ngayon. Gusto hong mahiram ni Miss Maria Hilda Alvarado yung mga bata for 2 days lang bago siya umuwi ng Hong Kong. Ito pong problema. Yung mga bata, ayaw daw po sumama sa nanay. Sabi po ng lola. And then number 2, natatakot din po yung lola, baka ito pong nanay dadalhin po sa summer yung mga bata. Paano niyo po desisyonan ito, ma'am? Siguro mas maganda pong pumunta na lang po dito sa office namin, sir, para makita namin, mapag-usapan at ma-assess namin yung situation. Ilan okay. taon na po ba yung mga bata, sir? Over 7 years old na po pareho. Over 7 years old. Mas maganda po sigurong, sir, punta na lang dito po sa office para ma-assess po namin yung kung ano po yung situation, sir. Sige. Ganun na lang po siguro kasi talaga. Opo, yes sir. Kasi pag kailangan din makausap yung mga bata kung over 7 years old na rin po tama, sila, sir. Sige. At ma-assess po namin yung situation, sir. Ganun na lamang po. Diyan na lamang po siguro sa inyong tanggapan. Ano po, pag mag-usap-usap, yes, yung lola, itong si Mrs. Ladimo, yes, kayo, sir, yes, sir. Si Mr. Ladimo, si Gilbert, yung tatay, yung father, ito, yes sir. Sige po, Ma'am Aveline, magandang hapon ha. Yes, thank you po. Yes po, welcome po. Okay, so Ms. Teresita, ma'am. Ma'am, Mrs. Ladimo. So, pwede ho ba dyan na lang mag-usap-usap kayo sa MSWD? Okay sa inyo yan. Kaharap po yung MSWD. Ito pong si Nanay Hilda at saka yung anak ninyo. Pag-usap. Dito? Dyan po. Opo, dyan sa Isabela, sa Ilagan. O, papuntahin mo si Hilda dito at mag-usap kami. Okay. Ang tapang po dyan. Okay ba sa iyo yan? Sige po. Ganun na lamang po, Mama, Mrs. Ladimo. Apa.
Oh, sige. Salamat po, ma'am, ha. Magandang hapon po, Mrs. Ladimo. Okay. Sige. Ganun na lang po siguro, Miss Hilda. Doon na lang po sa Ilagan, Isabela, doon po sa MSWD, sa opisina, pag-uusapan nyo po kung ano yung nararapat para doon sa bata, yung po sa inyong request na mapasyal. Okay? Thank you, sir. Sige. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Miss Gilbert, salamat po, Mr. Gilbert. Okay. Sige po. Alright, at kami po ay magbabalik at ang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng Organic Azaay Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azaay Berry All Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Azaay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried Azaay capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:33 ng hapon at katikati sa balat tulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko, Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapting hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni na sisirang kuko del senil fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na ang solusyon. Skincare, Fungisol, at para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha, meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Action, Action, Action News Update. Ang oras, alas 3:33 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tinutulan ni House Majority Leader Rudy Fariñas ang panukala na hiwalay na pagbotohan ng Senado ang Kongreso ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ang batas militar sa Mindanao. Gate ni Fariñas, labag sa salig ang batas ang hiwalay na pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Malinaw daw sa 1987 Constitution ang joint voting ng mga mambabatas ang dapat gawin ng Kongreso para mabasura o ma-extend ang proklamasyon ng martial law. Dagdag pa ni Fariñas, kapag naging magkahiwalay ang pagboto ng Senado at Kamara, magkakaroon ng deadlock at maaaring hindi mapalawig ang batas militar. Ito ang tugon ni Fariñas sa suhestyon ni na Senador Panfilo Lacson at Richard Gordon na nagparukala na gawing separate ang botohan ng Senado at Kamara. Git ng dalawang senador, outnumbered daw sila sa Senado na may 22 miyembro kumpara sa 293 na miyembro ng Kongreso. Philippine Standard Time, 3:34 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura, at nagmamapangkisame. Mag-Super Thoro Seal, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds, at concrete water tanks. Basta konkreto, i-Thoro Seal mo. Walang tagas, walang tuklap, no back jumps. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious Waterproofing Super ThoroSeal. No back jobs. Piliin ang ThoroSeal White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O di ba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na 750 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan.
Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. San Miguel Baraco, 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Miguel Baraco 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, mag-physical exercise tayo. Sige. Pampainit ng katawan. Punong braso, hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Miguel Baraco 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Yo, yo, yo. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Miguel Baraco 3-in-1 Coffee. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon po na lamang talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Sak Lolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 Watt dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan-makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Grill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Sak Lolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan-makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Grill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Sak Lolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 White dahil maputi-maputi ang Mega Grill, maputi-maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan-makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Grill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure,
Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights. May power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long lasting. Omni LED lights. Omni! Para sa liwanag na long lasting, mag-Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maasahan. Kayang-kaya, gin kapitan pa! Kayang-kaya, gin kapitan lang! Kayang-kaya mo, gin kapitan! Gin kapitan, kayang-kaya! Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng gin kapitan. Kayang-kaya mo yan! Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay hatid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. And magandang hapon daw kay Mr. Joel Delphine, nakikinig siya, and happy birthday to Ami Serrano. At na-overwhelmed daw sa show ng Wanted sa Radyo itong si Ed Tan Flores. At magandang hapon kay Sunny Mercado, Eddie Mark Huwab ng Winking Taxi, plate number UW8669. Isa po siyang Grab driver. At nakikinig din si Big Boy Babor. Fan na fan daw po ito ni Idol Rafi. At driver pala ito ni Boss Mike Sika. Tabang na nagdadrive. Magandang hapon po. Sige. At si Wilson Lee Flores, may-ari ng 78-year-old Pugon-style Kamuning Bakery Cafe. Ayun. Magandang hapon, Mr. Wilson D. Flores. Nakikinig siya sa atin ngayon. Magandang hapon po. Okay.
at may bisita tayo, Idol, mag-ina sila. Sige, si May Alba at saka si Martin Alba andito para mag-follow up doon sa kanilang reklamo sa Mayor's Office kaugnay sa stagnant water sa kalsada daw sa Barangay Pandayan, Mekawayan, Bulacan. Nanay May, magandang hapon. Magandang hapon po. Kay Sir Martin, magandang hapon. Si Nanay na lang, pagsalita natin. Nanay May, sige, opo. Nakikinig na po yung munisipyo. City admin ng Mekawayan, Bulacan? Opo. Kasi ganito po yun. Nung nalaman po namin kasi yung pagpapagawa ni Mayor sa yung nag-uumpisa na po yung kalsada. And then, ang ginawa ko po, nagpunta po ako sa barangay namin. Tinanong ko po kung kailan po naumpisahan yung pagpapagawa at kailan po matatapos. Kasi nga po, may street po na maaapektuhan po ng nasabing pagpapagawa ng kalsada. Ngayon, ang barangay po namin, wala po silang maisagot. Ang sabi po nila, pagawain po yan ng munisipyo ng Mekawayan. Sa Mekawayan municipality po kayo dumiretso. Dumiretso naman po ako. Tapos nakausap ko po doon si Engineer Maglaki, yung pong head yata ng engineering department. Nangako po siya na magkakaroon po siya ng visitation sa area kasi po naireklamo ko po yung kalsada po namin na dati nang binabaha. Lalo pa pong humigit yung taas ng tubig dahil ngayon nga po yung rainy season, kung ano po yung remedy na magagawa po nila. Okay, so ma'am, anong dahilan bakit nagkaganito? Sa pagtataas po ng kalsada, tapos yung pong daraanan ng mga tubig, puro po barado po. Yun po ang inaasahan namin. Anong street po ito, ma'am? S. De Vera Street po. Sige, nakikinig ko kanina pa si Mr. Carlo Villarico, City Admin ng Mekawayan, Bulacan. Sir Carlo, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay. So, Sir Carlo, andito si Ma'am May Alva. Yun daw po sa may S. De Vera Street sa Barangay Pandayan. Ito, may dalaw siya mga picture at baha ho, stagnant water, matagal na raw ho. Ano kayang remedyo dito, Sir? Kasalukuyan po kasi na ongoing yung improvement ng road and drainage ng pinaka main road, no, yung Solera Street. Opo. At pinalo up naman natin, chinek natin yung status ay naman doon sa gumagawa at sa engineering department ay full blast naman po at ongoing ang kanilang construction according doon sa calendar, no? Okay. Yung syempre yung sa kanila is adjacent doon sa main road. So talagang medyo maapektuhan sila. But nung nakuha naman po natin yung letter from Miss May, opo, nakausap nga po niya engineering department at actually kahapon nakausap ko mismo yung engineer Hill, no, yung ating city engineer. Opo. At kasalukuyang pina-finalize yung planong rehabilitation plan, no, dun sa S. De Vera, dun sa kalsada nila. Ano po klaseng rehabilitation plan po ang ilalatag po ng inyong opisina? Siguro sa ngayon para lang hindi maapektuhan sila mismo kahit yung pababa, no, yung palusong sa kanila, medyo magawa natin ng temporary muna. Dahil siyempre, if ever government project ito, kailangan tumantay sa tamang proseso, no? So, medyo may panahon na... Pero sir, sorry sir, makasingit. Ang importante ho dito, for the meantime, baka yung tubig, kaya nyo pong masipsip yan. Mm-hmm. I don't know kung anong klaseng pamamaraan na para masipsip yan at matuyo muna yung kalsada. Dahil nagpo-post ng health yan, problem. Especially sa mga kabataan dahil pagpupugaran ng mga lamok, dengue, at kung ano pang pwedeng sakit na idudulot po niyan. Yes, wala sir. Ba kayo magawang temporary muna habang sabi niyo po meron kayong rehabilitation plan program para sa tuluyang masolve po yung problema, sir? Sige po, sir. Makikipag-coordinate po kami doon sa mga kabahayan na nandun, kahit ako mismo personally, no, i-inspect natin para malaman natin pangangailangan nila. If drainage cleaning, immediate, as soon as possible po, papapuntahan natin yung area. Okay, sige. Sir, gusto na pong salita ni Mrs. Alba? Ma? Opo. Sir Carlo, kasi ganito po yan. Nung malaman ko po sa text po ni Ma'am Emily Sanggalang na nasa inyo po yung papel, agad din po ako nagpunta sa opisina ng inyong ama, si Attorney Rodel Villarico. At nasabi ko po na kung po pwede po yung mga follow up. Sir, naka-2 weeks na ako ng pag-iintay. Kaya nga po, sinabi ko naman po kay Ma'am Emily, Ma'am, ano na po ba ang talagang magagawa? Kasi sir, yung pansamantalang dinadaanan namin na drainage na sira,
Yun po ang inihingi ko ng tulong sa inyo. Kasi nadulas na po ako. Diyan po sa gilid na yan, may drainage pong sira. Yun lang po ang dinadaanan ng mga kabataan at saka ng mga tao para huwag pong lumusong sa baha na yan. At hindi lang po yan ang baha. Meron pa po sa loob na papunta po sa Kingdom Hall. Sir, matagal na po nangako sa akin ng visitation man lang, isa man sa mga kawani. Wala pong nag-ano po sa amin. Kaya po nahihiyaman po ako kay Mayor. Puro pangako lang po nangyari sa amin. Nahihiya na po ako sa mga tao sa amin, sa mga kapitbahay ko. Kasi po, ako po yung naging spokesperson. Pero wala po akong mabigay na konkretong sagot mula po sa opisina ninyo, sir. Nagpunta po ako sa inyo, hindi ko po kayo malocate. Napakalayo po from Pandayan hanggang Kamalig po. Ang Pamasay po, 150, Balikan po, 300. Kaya paano naman po ang mangyayaring follow-up po, sir? Yun lang po iniingi namin, daan na maayos. Sinagot naman po ni Engineer Eric Orlando, nagagawan po kami ng pansamantalang maayos na tulay. Huwag lang po magkaroon ng dulas sa mga bata. Kaya po napilitan na po ako talagang lumapit kay Mr. Happy Tulpo kasi po nakaranas ako ng pagtulas doon sa gilid ng drainage na yun na sira. Tapos po, sir, kung naalala po ni Engineer Eric Maglagi po, maidagdag ko lang po, Sir Tulpo. Yung pong poste po sa kanto po, nandito po, may picture din ako, may sira na po. Ngayon, paano po kung magkaroon ng lindol? Babaksak po yung transformer o kaya may mabaksakan po. Hindi po natin masasabi kung kailan ng lindol. Malaki na po ang bitak. Hindi po namin alam kung ano rin ang gagawin namin. Ang basura puro namin. Itinuturo rin po na kayo po ang may responsibilidad sa tambak na po ang basura sa may kanto. Hindi po namin magawang magtapong kung saan kasi hinuhuli rin kami ng mga traffic enforcer po. Kaya paano naman po magiging ano namin bilang mga mamamayan po ng Estevera? So, sige, sir? So, well, yun nga po, ma'am, May, no? So, ngayon lang po tayo, actually, by phone, no, kahit by phone ngayon, yun lang po tayo nagkausap regarding this matter. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, no. Personal ko pong tutunguhan at siguro doon nating matakil natin bawat issue na hinaharap ng inyong kalsada. Okay, so sir, kailan po kayo gagawa ng aksyon na para agad-agad magkaroon po ng concrete na kumbaga magkikita ho ng mga tao na may pagbabago na matapos ho kami makipag-usap sa inyo. Halimbawa, sir, matutuyo na po muna yung mga tubig. Mm-hmm. So, I think baka safe if ever tomorrow morning. So, Saturday, kahit personal, pupunta natin si Miss May sa kanyang tahanan. No? Okay. At ipuro sa atin yung mga areas na kailangang okay. Bigyan pansin. Good. At least, bigyan natin kagaya na sinadjust niyo sa Rafi kahit yes, temporary measure lang man lang. No? Tama, tama. Para naman gumaan yung sitwasyon nila doon. Yun. So, papasyalan niyo po si Ma'am May sa yes, kanyang po. Bahay. Good. Kailan niyo po gagawin yun, sir? Bukas na umaga po. Pupunta ko po sila, Mr. Good. May Alba good. Sa Estevera. Sige po. I-monitor po namin, sir. And hopefully, ma-resolve po ito in a matter of weeks sana, kung pwede. Sir Carlo, no problem. Asahan po namin ang inyong agarang aksyon, inyong pangako siya na matutupad. Sir Carlo, maraming salamat po. Sir Carlo, ha? Mabuhay kayo. Yes, sir. Mabuhay po. Ma'am May, dadalawin daw po kayo bukas. At sa Monday po, ma'am, imomonitor namin, tatawagan namin kayo ulit para masiguro talaga natuloy yung pagdalaw. At hindi lang po mag-stop sa pagdalaw. Right after na pagdalaw, tatawagan niyo po sa kanila kung ano yung mga gagawin talaga nila. At kung nagawa nga, kapag halimbawa hong dalaw lang at puro salita, balikan niyo kami. Opo. Mas telepono na lang po, ibibigay namin yung telephone number namin sa inyo. Marami salamat para po. Para tuloy communication. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Thank you. Maganda po po, ma'am. Maganda nga. Bigyan mo kay ma'am. Mahirap yung kalagayan nila. Mm-mm, grabe. Mistulang ilog, no? Yung, ano nila. Okay. Nakalutang yung bahay nila sa ilog. Parang yeah. Gano'n. Grabe. Matindi nga. Anyway, so bago tayo tuloy ang magtapos nga pala, Idol, dahil PBA, aba, batiin muna natin ang reyna ng mga intriga na magbo-birthday. Sa Linggo. See? Siyempre, walang iba kundi si Nanay Christy Fermin. Batiin na natin wala. Ngayon. Babatiin na natin. Unahan na natin. Unahan na natin kasi Sunday ang birthday ni Nanay Christy Fermin. Eh, tayong nauna ha? O, tayong nauna bumati. O, Nanay, kaming nauna. Mm. Kasi Linggo, di batiin na natin. Happy birthday, Nanay Christy Fermin. Oo. Ha?
siya ang reyna, nag-iisang reyna yan. Nag-iisa. Sa mundo ng showbiz. Bukod tangi. Ha? Pagdating sa mga scoop, pagdating sa matatapang na paglahad ng mga intriga at mga kwento tungkol sa showbiz. Mm-mm. Eh, wala nang iba pa kundi si Nanay Christy. Wala nang iba pa. Aba, eh, maliit pa ako, Nanay Christy. Walang katulad. Na walang kaparis. Oo. Bata pa tayo, no? Bata pa ako, Nanay Christy. Uh-oh. Hindi. Hindi naman. Gagawin natin matanda na si Nanay Christy. Eh, batang-bata pa naman si Nanay. Batang-bata pa si Nanay. Pero talagang si Nanay Christy, mga uh-oh, kapatid, hindi nyo lang alam, dun sa hindi pa nakakaalam, napakaganda po ng puso niyan. Kapag naging kaibigan niyo po yan, talagang eh makikita niyo po kung gaano katibay mag-suporta yan sa kanyang mga kaibigan. Oo, ganun siyang mapa-utility, mapa-security guard, basta kasamahan niya sa trabaho, idol, lahat. Yes. Oo, binibigyan ni Nanay ng kanyang mga, kumbaga, yung mga blessings. Yun. Diba? Yan ay makamasa. Oo, kaya God bless you more, Nanay Christopher Min. Yan ang wish po namin, Nanay Christy, sana po palagi pa kayong patnubayan ng ating Panginoon na para mabigyan pa kayo ng napakarami pang mga blessings at yung mga blessings na yun na alam naman namin, sineshare niyo po yan. Mm-mm. E tuloy-tuloy sana ang pag-shower ng blessings sa inyo ng Puong May Kapal. Mabuhay ka na ni Christy Permin at happy birthday po. Happy birthday! Okay, at susunod na idol, PBA ang susunod. PBA! Oo, PBA. Sige. Abangan niyo po yan. Ako po si Nina Taduran. Rafi Tulfo po. Mabuhay tayo mga Pilipino. Mabuhay ang mga OFW.